Yon. Good evening sa FRSC 105. No? Bagay, sa umaga nyo pala papanoorin, kaya good morning. Start na tayo, no? Agad? Start na tayo agad. So, umpisa na natin agad. Ilib natin yung personalities. Ah. Parang yung ginawa ko yung isang subject. Nilib na namin yung personalities. Sinasay nyo naman, self-explanatory na yun, di ba? Kaya binigay ko na yung notes sa inyo. Dito, i-guide ko na lang kayo para as we go on, magkikita nyo yung mga definition of terms natin pag binabanggit natin as we discuss. Madali nyo nang nakukuha. So, focus natin, ito, subject natin mga kasama ay criminalistics, particularly polygraphy. Bago maibigay sa inyo yung mga subjects na FRSC sa criminalistics, dati yan ay criminalistics subjects. Parehas din naman yun. Criminalistics is called the forensic science or the police science. It's the same. No, we use science to administer justice. No? Administer justice in the sense that the sciences we use, particularly more on ginagamit natin to identify the ano, to give identity to suspects, no? Either magiging ano, corroborative evidence or minsan hindi nga corroborative evidence eh. Minsan ito pa yung pinakamagandang ebidensya na maglilid sa guilt nung ano, sa guilt ng ating suspect. So, umpisa natin sa word na polygraphy, no? Polygraphy is the scientific method of detecting deception done with the aid of polygraph instrument. So, we will be talking about the polygraph instrument. Ito yung aparato na kinakabit natin. Yung aparato may mga gadgets na i-attach natin sa ating katawan to detect the physiological responses ng ating katawan as we are being questioned during the examination. So that is polygraphy, no? Polygraph is the instrument, huh? Derived from the Greek word poly, means many. Then it is a scientific instrument capable of recording simultaneously changes in the ano yung i-record niya, blood pressure. So changes sa blood pressure, pulse rate, respiration and skin resistance as indicative of emotional disturbance, especially of a lying subject when being questioned. So yun yung ating polygraph, no? So polygraphy is the science for in which we are going to use the instrument polygraph. Polygraph is the instrument. The word polygraph came from two Greek word, poly, which means several, or graph, tama? And writing, no? And graph, which refers to writing charts. So on 1970, it was Thomas Jefferson who first Thomas Jefferson was the first man known to use the word polygraph. Kalimutin yung personality, no? So ancient Rome muna. Ancient Rome, sa history natin. So, sa sinaunang Roma, paano ba nila, kung ngayon gumagamit na tayo ng polygraph machine to detect ang galatong gansa. Kung dati gumagamit tayo ng ngayon gumagamit tayo ng polygraph machine to detect deception, di ba? Lying, dati meron silang ginagawa na paraan din. So nung yung lumang Roma, anong ginagawa nila dun sa mga mag-a-apply as bodyguards, no? As bodyguard candidates, they were asked provocative questions. Gusto nila i-provoke yung tao, no? Halimbawa yung mga tanong na nakakagalit, yung kung saan magre-react ka, yung mga tanong na ganun. Kung ikaw tinanong ng ganun, tapos ikaw ay namutla, no? Minsan, di ba, pag ma-provoke ka, mamumula ka, di ba? Yun yung kukunin nilang tao. Bakit?
Kasi yung tao, hindi niya kayang itago yung kanyang emosyon. So, malayo na gagawa siya ng plot against sa kanyang amo. Kasi kung gagawa siya ng plot, mapapansin mo. Kasi hindi niya kayang itago yung kanyang emosyon o kanyang physical reaction kung siya ay may ginagawang masama o siya ay napuprovoke. So, sa Sparta naman, ancient Sparta, mga bata na papasok sa paralan, so may screening na ginagawa. So, anong gagawin? Tatayo ka sa gilid ng bangin, tapos tatanungin ka kung ikaw ba ay natatakot o hindi. Then, you're required to answer negative. So, ginagamit din naman natin sa polygraph naman, sa manner of questioning natin yan. Diba? Yun ay tinatawag na known lie. Alam mo, malalaman mo kung nagsisinungaling. Alam mo na nagsisinungaling yung tao kasi ni-require mo siya na magsagot ng no or yes, pero yung tinatanong mo, alam mo na hindi yung totoo sa kanya. Ni-require mo lang siya. O dito sa mga tanong, sa mga tanong na ito, ang sagot mo ay yes ah, o kaya ay no. Tapos magtatanong ka. At isasadyain mo na may mga kasinungalingan dun sa tatanungin mo. I-require siya na magsabi ng yes, di ba? Para makuha mo yung norms nung tao pag siya ay nagsasabi ng kasinungalingan o hindi, no? So, yun. Tapos, yan yung ginagawa sa mga bata sa Spartan, no? Tapos, pag yung bata, sabi, pagkasabi ng no, tapos nakita nila mamumuta, anong ginagawa, no? Sabi niya dito, no? It was concluded that the pale young men lied and they were pushed off the cliff. Kung malupit yung kanila. So, personality natin, si Lombroso. So, itong mga personalities, live natin kasi hindi tayo masyadong makukuha makasama yung ating time, no? Sa ating pre-recorded. Yan naman eh, self-explanatory na yung kanilang contribution, no? So, sa definition of terms natin. So, ano pag-iba ng admission tsaka confession? No? I-exyan lang natin, no? Admission, partial acknowledgement ng guilt yan. Confession, ID. Confession, direct acknowledgement of guilt. Magbigay tayo ng sample. So, ikaw ba, Mr. X, nandun ka ba sa pinangyarihan ng krimen? Sinabi mo, yes. Ina-acknowledge mo na nandun ka. Partial loan. Pero hindi mo sinasabi na ikaw yung pumatay. So, tinatawag yun na admission. Diba? Statement of facts, partial acknowledgement of guilt, and usually given with some justification or exemplification in admitting. Yun lang yung inamin mo. Andito ako, andun ako, syempre, andun ako kasi kumakain ako sa McDo. Tapos nagkaputukan, nawala yung donut ko. So, hinanap ko yung donut ko. Sinabi ko sa pulis na yung donut ko. Kaya, nakita niyo yung mga prints ko sa lamesa. Kasi kinuha ko pa yung donut ko. Yan, admission yun. Yung confession, nandun ka ba sa pinangyarihan ng krimen? Ikaw ba ang ubo? Ako po yung bumaril. Ako po yung nakipagbarilan doon. That is confession. Direct acknowledgement of guilt, no? So, ano yung deception? Tapos sa lying, no? Deception, you're trying to deceive someone, no? To deceive sa Tagalog, no? Gusto mong iligaw yung tao, no? At ang pagliligaw natin ay accompanied by lying o pagsisinungaling. Ayan. Magsisinungaling ka to in order for you to deceive him. Ha? Yun ang deception. Yun ang titingnan natin sa polygraph examination. Pero actually, hindi yung pagsisinungaling ang tinitingnan nun. Ini-interpret na lang nung examiner kung nagsisinungaling ka by the result sa mga nakukuhang physiological responses mo sa mga tanong. So, yung diastolic blood pressure, refers to the downward blood pressure, tapos systolic, the upward, tapos yung decrotic notch, the horizontal notch, ni cardiotrace yung located in the middle of the diastolic system. O, makikita niyo yan, magagamit natin yan sa polygraph machine, no? Then the electrodermal response, it refers to the human body phenomenon in which the skin changes resistance electrically upon the application of certain external stimuli. So, ito yung pagpapawis mo, no? Electrodermal response natin. Halimbawa, pag ikaw ay natatakot, ikaw ay nag-aalala, depende yung reaction sa'yo habang ikaw ay tinatanong, magre-register yung skin mo ng sweat, di ba?
So yun yung madidetect ng ating ano, ng ating aparato sa ating skin, na electrodermal response, no. So emotion, ito yung ano, yung ano ba sa Tagalog ang emotion, mga kasama? Nararamdaman ba? Yan. Pag damdamin, no? Damdamin natin, no? So ito ay nakaka-apekto. Yung ating emotion, mga kasama, nakaka-apekto yan na sa ating physiological responses. Yung galit ka, ama, papahiya ka na, yan. Mga emotion na yan, yung situation mo na yan, ha? Yung psychological, halimbawa galit ka, magre-register ng physiological responses. Dahil sa galit ka, tumaas yung blood pressure mo, bumilis yung tibok ng dibdib mo, anong ng puso mo, pintig ng ano, nung pulse rate mo, yan. Yan ay nare-record ng ating machine. So, tapos sa environment and heredity, alam nyo naman, no? So, yung mga katangian na nakukuha natin sa environment, accordingly, no? Kung sabi nung isang sayings na tell me who your friends are and I will tell you who you are, sabi nung iba. Pero marami naman nag-re-react nun, no? Si hindi mo masabing ganyan, porke ba nakatira dun, eh, magiging ganun siya. Bakit may mga galing sa mga ugugulong lugar pero paglaon eh, naging pare naman. Paglaon ay hindi naman ganun din yung galing niya. Umasenso naman yung tao, di ba? So, sabi naman ng iba, heredity minamana, no? Pag heredity, ito ay pinasa natin sa mga offsprings natin, no? Ba? Downward sa ating blood relation, no? Ito yung mga traits na ipinasa natin, yun ang heredity na namamana nila. No? So, next is interview and interrogation. Magagandang mga ano terminology, no? So, ito ay laging tinatanong sa board exam, no? Tsaka bilang isang criminology students, dapat hindi niyo ito dapat alam niyo ito, no? So shortcut na lang na explanation ng dalawa. Pag sinabi nating interview, simple questioning, kasi yung tinatanong natin ay cooperative siya, nakikisama siya sa atin, no? Willing siya, nakikipag-cooperate. Kaya simple and plain questioning na simple and plain questioning lang yung gamit natin. Sa interrogation ay kailangan natin gamitan ng skill o taktika para makuha natin yung gusto nating tanungin. Pero hindi porke sinabi na interrogation, ayan yung pinaplies yung kamay, no, hindi. Ginagamitan mo lang yung ng taktika. Di ba? Hindi kailangan yung ano, hindi kailangan yung physical force para masabi mo na interrogation. No? So, yun yung ating interrogation, no. Then lying, yung kanina na discuss na natin, normal response. Di ba? Sa umpisa ng ating examination, tatanungin ka ng ano, ng mga tanong na hindi naman related pa sa insidente na iniimbestiga, no? So yung kukunin kasi yun yung mga normal response mo. Ikaw si Mr. Pagaduan, Buwan Pagaduan. Yes. Yes or no lang yung sagot mo doon. So kukunin yung normal response mo hanggang sa aangat yun. Lalapit doon sa main issue natin. Makikita mo yun habang tatanungin yung mga bagay na kung saan na sa tingin nila ay involved ka, di ba? Yun, andun na yung kaba mo, di ba? So, dahil sa kaba mo na yan, na ikaw ay ayaw mo na malaman na ikaw ay nagsisinungaling, ba? Magkakaroon ka ng physiological responses. Tapos, i-record yun ng ating machine, no? Ating polygraph. So, ordeal, ito yung mga lumang paraan ng detecting deception noon, di ba? So, yung ordeal, ito yung bibigyan ka ng unpleasant o yung ano tawag natin, unpleasant hindi kaaya-ayang sitwasyon. Halimbawa, yung ordeal of the hot iron ba yun? Yung didilaan mo yung bumabagang bakal. Halimbawa, you're accused na nag-commit ng crime. O, para patunayan mo na hindi ikaw yung gumawa ng krimen, dilahin mo itong dilahin mo yung bumabagang bakal ng siyam na beses. Pag hindi nahaplo na nasaktan yung dila mo, dinaluto yung dila mo, wala kang ginawang kasalanan. Kasi daw, kung may kasalanan kang ginawa, yung laway mo nawawala. Bakit? Dahil sa takot mong malaman yung nanunuyo yung
lala mo na ano yung bibig mo. Ba? Yun yung paniniwala nila noon. Yun yung mga ordeal, no? The oldest form of crime detection by subjecting them to an obstacle trial and sometimes even in involving third degree, no? Then specific response. Ito ay pag sinabi mong specific yung ano, ito yan yung kanyang response sa katanungan mismo na yan, di ba? Refers given response by the subject which considered a deviation from normal tracing or norms of the subject, di ba? Deviation from the normal. So, nakuha yung normal mo tapos nung tinanong ito, nagkaroon ng changes. And it's a specific response. So, ano ba yung stimulus na sinasabi? Stimulus na lagi natin babanggitin, ito yung nag-ano sa tao, nag-trigger ng kanyang emotion. Yan yung mga tanong sa'yo. Diba? Yan yung mga normal na tanong sa mga pangalan mo, tapos pag tinanong ka na ng ano, ng related nung nasa iniimbestigang krimen dahil sa takot ka nang malaman yan, yan kakabahan ka na. Diba? Yun yung stimulus. Diba? O, simple and plain na explanation, stimulus, nakakita ka ng ano, lalaki, nakakikita na ng hubad na babae, nanilip ka, stimulus yun. Ano mararamdaman mo? Either mabibighani ka or magagalit ka kasi wala kang ganun. Diba? So, yun yung stimulus natin. No? Force or motion coming from the environment which reach an organism has the tendency to arouse. Diba? Pag sinabi nating arouse, hindi lang yung gaganon na. Baka yung nasa isip nyo yung gaganon lang. Ha? It's not that. O, yung mapuprovoke ka. Parang yung maprovoke ka ng unit which will cause you to react. Yan. Yan yung nakuha natin yung systolic blood pressure. Ito yung mga ano, no? Terminologies na basta na lang na isisingit natin kasi wala talaga sa libro natin. Kuha lang natin sa mga kasamaan natin. Yung mga mababait natin kasamaan. Sama natin dyan. Kasi minsan lumabas sa mga board exam yan. So yung Ayurveda, a Hindu book of science and health around 500 BC considered as the as an earliest known reference to a method of detecting deception. Ha? So ancient method of detecting deception, mga sinaunang paraan. So trial by combat and trial by ordeal. Pag sinabing trial by combat, so kung tatlo kayong dalawa kayong suspect, ha? Para malaman kung sino nagsasabi ng totoo, mag-away kayo. Kung sino yung panalo, siya yung nagsasabi ng totoo. Tapos trial by ordeal, no? Ito yung bibigyan kayo ng ano, yung sample natin kanina. They will put you into an unpleasant situation. Ha? Sige, lumubog kung hindi ikaw yung nagnakaw, kunin mo yung bato diyan sa kumukulong tubig. Ay, pag hindi nalapnos yung kamay mo, hindi ikaw yung may hindi totoong nagnakaw ka, yung mga ganun. So, yun yung trial by ordeal, no? So, dalawa yan. Trial by combat and trial by ordeal. So, ano may mga iba't ibang klase ng ordeal, no? Ordeal of heat and fire. Yeah? So, anong ginagawa sa ordeal of heat and fire? In this test, the suspect walk na certain distance, usually 9 feet, over red hot plowshares or holding a red hot iron. Pwedeng nakahawa ka ng nagbabagang bakal tapos maglalakad mo. Usually 9 feet or kaya yung nagbabagang mga uling nadadaanan mo. Pag hindi ka nasaktan, kasi sabi nila noon, kung wala kang kasalanan ay tutulungan ka ng may kapal, no? Ilalayo ka sa kapamakan, no? Sa kanila yun noon, no? Hindi ko sinasabi ngayon yan, no? Pinag-aaralan lang natin para malaman natin, no? Then, ordeal of hot water. Ito yung sabi ko na ilulubog mo yung kamay mo, kukunin mo yung bato sa kumukulong tubig. Kung isang akusasyon daw, sabi niya, no? And the depth of each stone had to be retrieved up to the wrist dito sa isang akusasyon. Pero kung mahigit tatlong akusasyon niya na ang lalim ng tubig ay hanggang sa siko mo na. Diba? Tapos, ordeal of boiling oil. Ganon din, pero sa langis naman yun. Yung langis naman yung kumukulong. Tapos, red hot iron ordeal. Ito yung didilaan mo. Yung sinampol ko kanina. Didilaan mo na yung bakal. Dapat hindi masunog yung dila mo. No? Ayan. Tapos, the ordeal of cold water. Ito yung ginagawa sa
cases ng mga witchcraft, no? Makita niyo yung mga sinaunang panahon talaga sinusunog nila yung naniniwala sila ng ganun, you know, witchcraft or sorcery, no? Na lulubog ka sa tubig kung hindi ka lumutang, ay ibig sabihin tao ka, hindi ka witch, no? Pag lumutang ka daw ay sign ng witchcraft yun, huh? Yan. Then ordeal of rice chewing, yung a method of detecting deception whereby an accused will require to take rice, ma? Tapos if the accused failed to swallow even a single grain of concentrated rice, he or she will be adjudged guilty. Mahirap naman, biglaan lunukin talaga yun. Maniniwala na naman yun dahil pag guilty ka ay manunuyo yung labi mo, kaya talagang maraming maiiwan, no? Then ordeal of red water, di ba? Tatakbo ka daw, mag-i-sprint ka 12 hours, tapos iinumin mo yung cup of rice, drink half dark colored water as much as 1 gallon. Ordeal of the cross, nakadipa na nakatayo, no? Sino yung unang magbababa ng kamay, siya yung ano, guilty, no? Or the test of the axe, no? Nakasuspend in air yung axe, tapos nagsiswing to and fro, no? Swinging to and fro, tapos sayo huminto, diba? Ayan, sabi ni ikaw daw yung may kasalanan, diba? Sabi niya, with the blade was supposed to be the sabi niya din, whoever was in line with the blade was supposed to be the guilty as pointed by the divine providence, diba? So yung mga sinauna yun, no? The test of the candle, ha? Sino yung unang maubusan ng kandila, malusawan ng kandila, siya yung nagsasabi ng totoo. That the candle that burns the longest determine which the truth. Ayan. Tapos yung donkey's tail or the ash tail, no? Papaluin niyo yung donkey na gamit yung kanyang tail, no? Sino yung unang umiyak? Yung sabi niya dito, using the donkey which ever cries first will be adjudged guilty. Ano ba yan, di ba? Tapos yung hereditary sieve, ito yung medyo malupit din. Mas ibabato yung ano, yung bean dun sa tela, no? Habang binabanggit yung mga pangalan ng mga suspect. Pangbagit sa pangalan mo, halimbawa, pagaduan, tapos yung bin, hindi tumalun sa sieve, sa tela, hindi nag-bounce back, na-catch doon, ibig sabihin ikaw yung magnanakaw. Ha? Pag tumalun yun, ibig sabihin, ha? Sabihin, if the bin jumps out of the sieve, the owner of the name pronounced is innocent. So, yan po yung mga ano, ancient method of detecting deception by means of ordeal, no? Trial by combat and then trial by ordeal. So dito tayo sa scientific method na, no? Una yung use of lie detector test. Paggamit natin ng lie detector test. Pero yung lie detector test na terminology ay misnomer yan, mga kasama. Hindi kasi niya talaga dinedetect yung pagsisinungaling. Ang ginagawa lang ng aparato natin, ng machine natin, ay i-record yung physical responses natin, at ang mag-i-interpret ng ating responses kung we are either telling the truth or not is the ano, it's the examiner. Ba? So yun yung una, no? Tapos next is the administration of truth serum. Ba? Tuturukan ng kanang gamot para magsabi ka ng totoo. Actually, hindi naman para yung tinurok na gamot na yun ay para sabihin mo kung anong totoo. Ano ba kasi mangyayari yun? Mawawalan na yung capability mo na i-withheld, na itago. Yung kakayanan mo na itago yung mga alam mo ay mawawalan yun. Kasi dahil sa action ng gamot sa katawan mo. Ang dalawa yung principle daw na involved, either it is injected. Pero kung ang ginagamit na gamot ay yung trichoroethylene, ay it is true inhalation. Makita nyo yung gamot na trichoethylene, baka marunong kayong gumawa niyan, search nyo sa YouTube, gagawin nyo sa mga ano, kasama, huwag nyo gagawin, ha? Kasi pag namali yung amount ay pwedeng mamatay yung tao. At tandaan nyo, hindi ito admissible as evidence. Yung ma-extract mo dito na information is
not admissible as evidence in court. Ma? Then next natin ay the use of alcoholic beverages. Lalasingin. Kaya yung mga espiya natin, halimbawa kayo ay nagkakandak ng deep penetration, no? Ay, kayo ay mga DPA, deep penetration agent, bawal na kayo ay uminom kasi magiging it could na lead to ano, no? Losing control over your ability to withheld information. Baka magyabang ka, magsabi ka kung sino ka, no? So that is the use of alcoholic beverages. Then the application of word association test. So pag kayo ay magpolis, pumasok kayo, magnuro kayo, sa neuro exam meron yon yung word association, pero questions naman yung kanya, no? Yung mga questions na yan, yung mga tanong na tinatanong sa iyo, actually yung mga yun ay conjoined together. Ba? Na dapat yung tanong mo ay nagtutugma. Nagtutugma-tugma yung mga sagot mo. Yan. Kaya makikita kung ikaw ay nagsisingaling or hindi. Yun yung word association test. Then next is the influence of hypnotism. Sample ko sa inyo nung ating live discussion. Ito yung tulad ng budol-budol, no? Hypnotism. Kaya lang, this is also inadmissible as evidence in court. Sabihin mo, totoo ba yan, sir? Baka hindi totoo yan. Totoo yan, mga kasama. Nangyayari talaga yan. Sabi ko nga, sample ninyo yung budol-budol. Bakit? Yung marami tayong nakikita, kita niyo naman sa CCTV. Bakit very submissible yung tao? Because they were hypnotized. Ba? Ako yung kanilang loob. So, yung share sa atin, mga ideas para maiwasan tayo na ma-victimize ng mga budol-budol na yan, ay never talk to strangers, no? Kaya hindi natin masisi yung iba na suplado sila sa mga nagtatanong-tanong na lang sa bahay. Halimbawa, may kumakatok na, kasi may mga experiences na sila. Diba? Yung iba, sa kalsada, yung mga na may millions, hindi nila kinakausap po ay kasi nagkaroon na sila ng experience na ganun. So, yan po yung scientific, no? The use of polygraph examination, the use of polygraphy, the use of truth serum, the use of alcoholic beverages, the use of word association test, then the use of hypnotism. Diba? Then scientific capabilities in use of polygraph science. So ano yung capability ba ng ating ano, nung ano, shortcut ko lang yung napakahaba na yun. So ang nangyayari talaga, no? Dahil sa psychological fear nung tao na malaman na siya ay nagsisinungaling, no? Ba? Magre-register siya ng physiological responses ng ating katawan, no? Kinabahan ka yung ganun. Si Bob, ano ba ang nangyayari pag kinakabahan ka? Ibilis yung tibok ng puso mo, 'di ba? Nakita mo yung crush mo, namumula ka, no? Pag yung ano, kahit itim ka, namumula ka, no? Ano? Ha? Ganun ba yung ano, pag nakakita ka ng crush ba? Hindi natin alam. Ganun kayo, no? So, merong ano, pinapawisan ng ilong, ng ano, yan ay ano, nadidetect yan, pinapawisan yung mga kamay. Yan. So, yun yung mga responses na madidetect ng mga aparato na naka-attach sa atin. So, as we go on, malalaman natin kung ano yung meron aparato na naka-attach dito sa dibdib natin. Dito sa region, sa daliri, sa arm natin, and blood pressure cuff, tapos, and so on and so forth. We will discuss that. Huwag natin pag-alawaloyin para hindi tayo malito. Yan. Tapos, yung mga responses na yan, yan, i-re-record naman ngayon, mga aparato na yan, yung responses mo. Ngayon, i-interpret ngayon ni examiner. Base dun sa mga tanong. Diba? Sir, eh, paano yung mga tao na nervyoso talaga? Diba? Paano talaga yung mga nervyoso na tanong? Kasi, kaya nga nung yung una pa lang ay kukunin yung norm. Kasi may mga tao na umupo lang ng ganun, talagang kinakabahan. So, makikita niya na talagang kinakabahan lang talaga yung tao. Pero, kaya nga hindi siya ganun ka ano na tinatanggap sa court natin kasi sa meron siyang margin of error, no?
kasi may mga tao talaga na sila na yung gumawa pero walang walang responses na nakuha sila kasi meron silang tinatawag na sheer willpower. Sheer willpower hindi ibig sabihin na superpowers yan. Yan yung kakayahan nila na i-withheld yung kanilang nararamdaman dahil manhid na sila. Sanay na sila, yun na yung kanilang ginagawa. So, yan lang yun, no? Tapos, some use of polygraph as an investigative tool aid in criminal investigation. Saan ba ginagamit? The polygraphy will eliminate innocent subjects in order to narrow the focus of inquiry. So, ang dami tayong suspect. So, suspect natin doon para, kasi magasto yun, lahat ba naman natin, lahat yung BBI natin, magasto yan, no? It will take time, no? So, pwedeng gamitin natin ang polygraph examination to remove yung less, di ba? Less, yung malayo talaga na somewhat parang hindi siya yung gumawa ng crime, no? Magkakaroon tayo ng elimination. This also recognize false complaints. Sa may mga nagsusumbong na hindi naman talaga nila, wala naman talaga nangyari, no? Determines the veracity of information and provided by the informants. Diba? Mama kayo yung informant na nagsasabi sa'yo, binabayaran-bayaran mo, yun pala, ginagawa ka lang ng kwento. So you can use a polygraph examination, no? Provides a new key to an investigation when all other standards and investigative techniques have been exhausted. Gather additional information or particular suspects. This is an invaluable aid to investigator to speed up the process of investigation and so on and so forth. So maraming tulong. Ginagamit din ito ng sa bagay criminal investigation, no? Bukod pa yung kanyang gamit sa private, no? Yung ginagamit sa business, no? Ginagamit nila itong pre-employment screening. Ginagamit nila itong background investigation, diba? Sa mga private companies. Next, the polygraph is obviously mostly used in other investigations such as crime investigation, fraud investigation, diba? Another popular use is involved in the pro-employment, diba? Attorneys often use it in civil court, the private